Alam nyo ba? Dito sa Alam Nyo Ba, itinuturo namin mga hindi nyo alam. Kaya kung alam niya, makinig lang ho at ituturo niya. Niya. Okay, makikisuyo ho ako. Ang YouTube, wala namang bayad. Kasama na sa data nyo, correct? So please subscribe to our YouTube channel. Ang pangalan po is Health Forum with Doc Atoy. Lahat po ng segment ng Alam Nyo Ba, cafeteria at ang Health Forum nandun. Sunod-sunod na po yun. Katulad po itong papanoorin nyo ngayon, di ba? So nandun ho yung mga mukha nyo. Ayan. So harap kayo sa likod, harap kayo sa likod. Harap kayo sa camera, kaway-kaway. Ayan. Ayan. Sige po, para... Hello. Harap po kayo sa likod. Ayaw nyo mag-iaral. Isama! Ayan, kaway-kaway. Ayan. Ayan. Okay. Dahil itong episode na ito, anong date ngayon? October 18. So, 2019. Sa Alam Nyo Ba, kung meron kayong hindi na panood na segment, balikan nyo lang. Ando lahat. 111 episodes na tayo. Okay, 111. So, nandun yung mga tidbits. At para po mas maganda, mas okay po para sa akin, maliban sa subscribe, pipindutin nyo po yung notification bell. Doon. Doon po yung notification bell. Yan. Pag pinindut nyo ho yun, Alika, pindutin mo. Nakita mo rin yan? Biro lang po, ma'am ha. Aray ko. Okay, anong gagawin natin? Ay, sa inyo ho, sa mga kababaihan. Ah. Iwasan ang pag-inom ng kape. Ah, oo. Dahil sa... Latest study shows na yung mga bukol sa breast, nakukuha ng mga babae sa sobrang kape. Kape. Kape pindot. Aha. Kakapipisil. Kape pesel. Yung iba sabi, ako nga kulang eh. Kulang ako sa kape. Okay. So ang importante ituturo natin sa Alam Nyo Ba ay ang benepisyo ng kilalang kilala sa Pilipinas na... Okra! Okra. Okra kayo dyan? Yes. Okra. Okay. Okay. Ano ang scientific name ng okra? Okra. Ako alam ko. Okay. O arc is lawayasis. What? Hindi ko totoo yun. Okay. Okra is a flowering plant known for its edible seed pods. It's cultivated in warm and tropical climates such as those in Africa and South Asia. Yes. Biologically classified as a fruit, okra is generally utilized like a vegetable in cooking. Okay, paliwanag muna natin. Dito sa Alam Nyo Ba, malalaman nyo na ang okra ay hindi gulay. Ang okra ay isang prutas. Wow. Prutas? Yes. OMG! It's a fruit! What? Ano ba yung OMG? Oh my God! Oh my God! Oh my God! Okra is rich in vitamin A, vitamin C, B complex, group of vitamins like niacin, thiamine, pantothenic. Ano? Pantothenic. Ayan, no? Pantothenic acid. Natutuwa lang ako. And vitamin B6. Kaklase ko kasi siya eh. Nag-aaral kami. Kaya natutuwa ako pag binabanggit niya. Hindi niya ma-pronounce. Oh, na-pronounce ko! Pantothenic. Ayan, oh! 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 Okay, vitamin B6. Essential minerals like calcium, iron, manganese, and magnesium are present in okra. Napakarami. Itong hindi natin masyadong napapansin na okra. Actually, pag naturuan nyo yung mga anak nyo kumain ito, at the age of... Bigyan mo yung idea. Simula age 12 to 15, once a week, pakainin nyo ng okra ang anak nyo. Wow. Makakaligtas po siya sa iba't ibang maraming sakit. Ulitin ko, between age 12 to 15, if you will teach your kids how to eat okra kahit once a week, tatlong ganun lang, ano bang tawag sa ganun? Tatlong piraso. Yun, thank you. Tatlong piraso, makakatulong po na malaki sa kanyang kalusugan. Bakit? Ano ang laman ng okra? Ang laman ng okra ay buto. Maraming buto. Na naglalaway-laway. Okay. Ano ang benepisyo ng okra? Game. Okay. Helps to improve digestion. Yan. Digestion po. Malaki po na itutulong nito sa ating digestive system. Wow. So kung marami ang may problema sa constipation, bloatedness, indigestion, cramping, dyspepsia,
Cramping. Nagkakramp, nakakaroon ng muscle cramps dito sa tiyan, stomach cramps kung tawagin. Ito pong okra ay malaki may tutulong. Basahin mo kung bakit. Okra contains mucilaginous, mucilaginous fiber that helps to move food through the digestive tract as it adds bulk to the stool. Ngayon, alam niyo na. Kau nga, basahin mo. Sige. Sige, ha? Ah, sige, sige. Test natin. Oh. Mucilaginous. Oh, mucilaginous. Oh, sabi ko nga, yun ang sinabi ko kanina. Kaya nakikinig eh. Okay, prevent digestive issues like bloating, cramping, constipation, and excess gas. Oh. It adds bulk to watery stool and even helps to prevent diarrhea. Yeah. The fiber also helps us to regulate the absorption of sugar in our body as it clears out the excess cholesterol. All right. So kung kayo may kamag-anak, kapamilya, na may diarrhea, diarrhea, maghiwa kayo ng tatlong piraso na itong tinatawag nating okra. Pagkat hiwa nyo, pigain nyo, tsaka nyo pakain, magugulat ho kayo. Lalo siyang magtatae. Ay, hihinto. Okay. Next, it strengthens body immunity. Pinalalakas po nito ang ating immune system na proteksyon natin para po hindi tayo magkasakit. Yan yung kinukwento ko kanina sa mga bata. Oh, pangatlo. Oh, good for your eyes. Napakaganda po ng okra para po mapanatili ang malinaw na mata at dun sa mga malalabo ang mata, hihiwain lang ang okra at ipapahid sa mata. Bulag ka na. Hindi. Bakit daw maganda yan sa mata? Okra has high content of vitamin A, an order antioxidant which act against the free radicals in our body. That's it. These free radicals, which are formed as a result of cellular metabolism, can cause harm to the cells which allow us to see. Thus, okra helps to protect our eyes against the dangerous effects of these free radicals and prevent the onset of macular degeneration and cataracts. Yan. So kung ayaw nyo magkaroon ng katarata, isama nyo si okra sa weekly na pagluluto, pagkain ninyo. Okay. Next, control diabetes and prevent kidney disease. Malaki po na itutulong nito sa mga diabetiko. Kung gusto nyo mabilis ang bumaba ang inyong sugar, ang suggestion ni Dok Atoy, tatlong pirasong okra, ibababad sa isang basong tubig. Sa isang basong tubig? Hiwain lang po yung dalawang dulo ng okra. Pahawak. Pagkatapos yung dapat may dala pala tayong okra, no? Yeah. Hihiwain yung dalawang dulo, ibababad nyo dyan overnight. Mm. So, hayaan yung kumatas ng kusa yung okra. Mm. Pag kumatas yung okra, tanggalin nyo yung tatlong okra, yung tubig na punong-puno ng katas ng okra, ipandilig nyo sa halaman. Bakit sa halaman? Hindi magkakadiabetes ang halaman. Ay, tao! Tao. Iinumin pala. Okay. So, alam niyo na, idilig sa halaman. Iinumin. Okay, control diabetes. Para siyang ano, min? Imbis na i-insulin kayo, tama? Pag uminom kayo noon, it will serve as an insulin that will control na yung pagtaas ng blood sugar niyo. Yon. Okay ba yun? Nalaman niya yan dito sa... Alam niyo ba? Okay, ano ba? Good for your skin. Oh, maganda rin daw yan sa balat. Okay. Helps to lower blood pressure. Okay. Nakakababa rin po ito ng ating presyon. Okay. Helps to control obesity. Kung gusto niyong pumayat, dalawang klase ang mataba sa Pilipinas. Alam niyo kung bakit tumataba? Unang-unang dahilan, sira ang digestion. Sira. Dahil sira ang digestion, tingnan niyo, marami kayong kakilala matakaw kumain, pero hindi tumataba. Mm. Napansin niyo? Uh-huh. Kasi maganda ang kanyang digestive system. Yes. So isa sa mga rason kung bakit nagkakaroon ng mga matataba, mahina ng tumunaw. So itong okra ay malaki may tutulong kay digestive system. Kaya kung nag-okra ka, pwede rin ho kayong pumayat. Ulitin ko, dalawa ang mataba sa Pilipinas. Ano yun? Isang chubby uh-huh. At isang chubaboy. Tatlo na kayo. Ano yung isa? Ang isa ay, ang pangatlo, Tamsi. Ano yung Tamsi? Tambok na sexy. Wow. Okra, baby! Okra, baby!
Okay, helps to control obesity. Natapos na natin yun. Helps to control asthma. Baka ho may anak kayo asthma na may hika at simula nung pagkabata ay may hika siya. Malaki po maitutulong ng prutas na okra para po maiprevent na tamaan siya. Hindi ho dapat pakakainin ng okra during the time na may hika. Ang sabi, help prevents asthma. Kung ayaw nyo magkaroon ng trigger na siya ay sumpungin ng hika, kainin ng okra once a week. Okay ba yun? Once a week. Okay, kasi next. Nagbo-boost siya ng immune system. And last but not the least, prevents constipation. Ayan. Eh, pinipigil niya po ang constipation. Hindi, sinabi na natin yan sa unang part. Pero yung sa pagtatae, sabi ko maganda yung okra, tama? Hindi pala ho dudurugin. I stand corrected. Buo lang ho siya, hugasan nyo lang ho, tapos isalpak nyo. Titigil na yun. Titigil na yung diary. Ang takit? Ayoko na ng okra? Yeah. Ano yung supposed to teori? Okay. Yun. So, yan po yung health benefits ng okra. Okay. Isa-isay natin. Ano ang kayang gawin ng okra? Makikiusuyo ako, ha? Isama nyo po sa weekly diet nyo ang pagsahog o pagkain ng okra. Once or twice a week, it will do wonders for your health. Okay lang po yan? Ito po yung mga... Ano daw? Yung okra daw. Ito po yung lima. Ah, ito po yung maidudulot na maganda ng okra. Number one, helps to improve digestion. Number two, strengthen body immunity. Number three, good for your eyes. Number four, control diabetes and prevent kidney diseases. Number five, good for your skin. Number six, helps to lower blood pressure. Number seven, helps to control obesity. Number eight, helps to control asthma. And number nine, prevent constipation. Yan yung siyam na magandang maidudulot ng nakilala niyong prutas ngayon na ang pangalan ay okra! At nalaman niyo yan dito sa Alam Palakpakan. Palakpakan!